Inang sakdal hinis kami ay hingin sa Diyos aman namin awang minimitim. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria ng Rosario. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Joppe at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon, anupat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidla ng matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magsapalaran tayo
para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya siya'y kinausap nila. Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito? At tagasaan ka? Ako ay Hebreo, sagot ni Jonas. Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa. Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, napakalaki ng ginawa mong kasalanan. Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante. Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat, sapagkat alam ko, ako ang dahilan ng nagngingit-ngit na bagyong ito. Sagot niya, pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor. Ngunit wala silang magawa, sapagkat lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, Panginoon, naway huwag ninyong kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito. Yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. At bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon. Kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulun nito si Jonas. Siya'y nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda at si Jonas ay iniluwa na dito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Poon, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo. At sinagot mo ako mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan nang malalaking alon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo?
Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naalaala kita poon. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, sumainyo inyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan. Binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang napakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang napakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito, unang araw ng Linggo ay tayo po'y inaanyayahan ng ating mga pagbasa tungkol po sa ating relasyon, no, sa ating kapwa, at gayon din naman paalala ito ng Panginoon upang tayo po ay muling makipagkapwa-tao. Ang isang tao dapat po, no, ay merong habag sa kanyang kapwa
tao. Sis, no, minsan napapansin natin, mas pinahalagahan pa natin, mas pinoprotektahan pa natin ang mga hayop kaysa sa ating kapwa-tao. Hindi natin alam kung ang isang tao ang tumatakbo sa isipan niya, siya ay hayop, kaya mas concerned siya sa hayop. No, kasi minsan yun yung pinaglalaban natin ngayon, no, yung ating pagiging tao, pagiging kasarian natin, nakadepende sa kung ano ang pakiramdam natin. Kaya ngayon ay binabalik tayo dito ni Kristo sa no, itong paalalang ito na tayo pong lahat ay may pananagutan sa ating kapwa. Kung sakasakali po ba, tayo po, no, ilagay natin sa konteksto, ilagay natin yung ating mga sarili sa kwento sa ating ebanghelyo, na meron tayong nakitang no, nakahandusay, meron tayong nakitang, minsan nga, inaaway pa lang, binubuli pa lang, o kaya hinohold up na, no, ano ba ang nagiging reaksyon natin? Sige nga. Bakit hindi natin makuhang tumulong sa ating kapwa ngayon? Sige nga, isipin nyo nga po. Bakit hindi tayo? Bakit nahahadlangan na ipakita natin ang ating pagiging tao? Bakit nahahadlangan yung makipagkapwa-tao tayo? Lalo tigit sa nangangailangan. Minsan, mga dahilan natin, lalo pa, no? Sabi kasi, mayroong batas tayo na bawal kang tumulong. Di ba po, no? Halimbawa, bawal kang magbigay ng limos. May batas po yan eh. Bawal kang magbigay ng limos. Kasi nga, sinasabi, natututo lang silang mamuhay sa kalye, lalo na yung mga bata, no? Na ginagamit ng mga matatanda para kumita, na wala namang kamuang-muang. Pero dahil nga iniisip natin, baka mamihasa ang mga batang ito kaya hindi tayo nagbibigay sa kanila. Tama ba? O kaya naman, pag sinabing, pag mayroong nangangailangan ng tulong, hindi tayo tutulong kasi ay ayaw kong madamay dyan. Di ba po ano? Ayaw kong madamay dyan. O kaya naman, bakit ayaw natin tumulong o hindi tayo nakakatulong? Kasi nag-uunahan tayong sumikat. Di ba pag may nakahandusay, pag may nag-aaway, imbis na sawayin, anong ginagawa natin? Binivideo natin, di ba? Lahat nakavideo. Minsan nga, duguan na eh. Humihingi na ng tulong, walang lumalapit kasi lahat gusto nakavideo. Ay, yung tuloy, namatay. Pwede pa sanang nailigtas, pwede pa sanang natulungan, kaya lang wala eh. Sumisigaw na ng saklolo, tulong, pero ang gusto natin, sumikat tayo. Tayo ang unang makapag-post para mag-viral ito. Siyempre, ikaw naman, sisikat ka. Aabangan mo kung ilang likes, aabangan mo kung ilang views na yung pinost mo. Yan, ano pa ba mga dahilan natin kung bakit hindi tayo natututong makipagkapwa-tao? Pero una, no, yung mga dahilan na yung ating mga posisyon, yung ating mga gawain, maging ang pagiging katoliko o ang ating yung relihiyon, kultura, ginagamit natin para hindi tayo makatulong o kaya naman para ma-justify na hindi tayo tutulong. Pero sa pagiging pagkapwa-tao, sa ating ebanghelyo, no, sa, pinapakita nga dito na anuman kasarian, anuman ang lahi, anuman ang kultura, makipagkapwa-tao tayo, lalo tigit nangangailangan ng tulong. Wala tayong titingnan na iba man, basta't nangangailangan ng tulong, yun ang panawagan ng Diyos. At doon tayo mas nagiging kompleto bilang tao kung tayo ba'y marunong makipagkapwa-tao. Huwag nating babanggitin at huwag na huwag din nating sasabihin, magsisimba ako, kaya wala akong panahon tumulong sa taong nangangailangan. Amen? Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo upang makayanan natin mahalin ang Diyos
at ang kapwa para sa buhay na walang hanggan. Ang ating pong itutugon, Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga abortionist ay matutong umibig kay Kristong nagliligtas ng maliliit na tao. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang saliksiki ng tao sa Biblia ang pag-ibig na magdudulot ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga Katoliko ay manguna sa pagpapamalas ng paglingap sa mga may matinding pangangailangan, manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mayaman ay maghanap ng tunay na ligaya sa pagkakawang gawa, manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Dalugdin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya at sa lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Tinapay na dala kaloob ng Ama ang bunga ng gawa at sa lupa mula ipinagdarasal tanggapit basbasan biyaya mong bigay gawin iyong katauhan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, gawin mong ang mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagpipista ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, o sana, sa kaitaasan. Sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala na naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, o sana, sa kaitaasan. Sana, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagyantapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming gagawin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala
sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali. Naibigay ko ng lahat, mag-ana kung tumatakbo, salatman ako sa lahat, salatman ako sa lahat. Ang Panginoong
sa pag-ibig. Ang kahihiyaman ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis, ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kaluwalhatian sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangakan namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, tinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.